Kumusta kayo mga katatay? Dalawang topic yung pag-uusapan natin ngayon para makatulong naman uli para sa inyo. Mga content para lumaki ang views at dumami ang subscribers. Kumusta kayo mga katatay? Bali, dalawang topic ang pag-uusapan natin ngayon. Mahalaga ito para sa mga baguhan na kagaya ko na nag-uumpisa ngayon sa YouTube. Ang topic na to ay siguradong makakatulong para sa inyo. Kaya sana ay manatili kayo sa video na to. Ang una nating pag-uusapan ay yung mga content na makakatulong sa paglaki ng views at pagdami ng subscribers. Una ay yung informative content. Informative content yung dapat na binibigay natin sa ating mga viewers. Dahil dito magbabase yung mga impormasyon na binibigay natin sa ating mga followers, mga viewers. Nai-educate natin sila sa mga ginagawa natin, sa mga sinasabi natin. Kung kagaya ng mga ganitong content yung ating pinapanood sa ating mga taga-subaybay. Kaya napakahalaga ng informative na content na ginagawa mo sa mga videos na ina-upload mo. Then yung pangalawa ay yung helpful content. Sa tulong ng helpful content na manggagaling sa'yo ay ikaw yung magbibigay ng assistance para sa kanila, which is na makakakuha rin sila ng benefits galing sa mga content na ginagawa mo. Kung informative na yung content na binibigay mo at the same time helpful sa mga viewers mo. Kaya mga katatay, lahat mahalaga itong sasabihin ko ngayon para sa inyo. Dahil sa sandaling pag-i-enjoy ko sa YouTube, may mga tips akong natutunan. Lalong-lalo na mula nung nag-apply ako ng monetization. At ang number 3 natin ay yung resourceful content. Ito yung content na ikaw yung magsusupply ng kaalaman or mga pangyayari na gusto mong gawin din ng mga tao. Dahil sa tingin mo, ito ay yung makakatulong sa kanila. Kaya mo ito ginagawa. So meron na tayong tatlo. Informative, helpful, and resourceful. Lahat yan mahalaga mga katatay. Pag ganyan yung ginawa nating mga content, sigurado magkakaroon tayo ng community sa ating mga channel. At ang panghuli ay yung useful content. Ang purpose mo dahil ginagawa mo yung content na to ay maging valuable ka para sa mga tao at para sa totoong buhay. So apat yung mahalagang content na dapat ginagawa natin para tangkilikin tayo ng ating mga viewers at mga subscribers. Para patuloy yung pagtitiwala sa'yo, kailangan umpisahan natin gawin ito na makagawa ng ganitong mga klaseng content. Informative, helpful, resourceful, at useful. Thumbs up lahat yan pag nagawa natin mga katatay. Pangalawang mahalagang topic na ating pag-uusapan ay ilalagay ko mismo sa mismong title nito. Iwasan mo to sa YouTube channel mo. Yan yung magiging title. Dahil napakahalaga ng mga bagay na to para mapanatiling safe ang ating YouTube channel. Para sa akin, ang pinaka-importante dito ay yung copyright. Dapat iwasan natin makopyright yung ating YouTube channel para hindi ma-terminate ni YouTube yung ating sariling channel. At hindi masayang yung ating pinagpaguran, pinagpuyatan. Dahil ang pagkakaroon ng copyright ay isa sa pinakamabisang bagay o pagkakamali na pwede tayong i-shutdown ni YouTube yung sarili nating channel. Iiwasan natin gumamit ng mga background music na pagmamay-ari ng ibang tao dahil ayaw ni YouTube na magkaroon tayo ng copyright claim or lalong-lalo na yung copyright strike. Nalaman ko yung mga bagay na to mula nung nakapag-apply ako ng monetization. Luckily, hindi ako nagkaroon ng copyright strike. Ang number 2 na dapat nating iwasan mga katatay ay yung pag-re-upload ng mga video. Isa rin ito sa ayaw ni YouTube na ginagawa nating mga YouTuber. Kaya lang naman ito ginagawa ng mga nagre-re-upload ay dahil gusto nilang makakuha ng maraming views dahil sikat nga yung video at trending. Kaya gusto nilang sumabay pero
kung alam lang nila na hindi papayag si YouTube sa mga ganitong masamang gawain. At ang pangatlo at yung huli kong sasabihin ay yung sexual content, lalong-lalo na kung may mga child abuse, dapat iwasan natin mag-upload ng may mga content na ganun. Dahil nakalagay yan sa community guidelines, YouTube community guidelines, na dapat hindi tayo na gumagawa ng mga ganong bagay. So lahat ng mga halagang ito ay dapat iwasan natin. Kaya yung video na to ay napaka-importante para sa inyo. Dahil makakatulong ito sa pag-grow ng ating channel. Sana bigyan nyo ako ng likes kung nagustuhan ninyo itong video na to. At para sa mga bago dito sa channel na to, huwag nyo pong kalimutan i-click ang subscribe at notification button para lagi kayong updated sa mga gagawin kong video. At bago natin tapusin yung sandaling ito, gusto kong bumati na happy birthday sa aking pamangkin na si Mary Joyce Minty Velasquez. More birthdays to come and be safe. Alam mo na, love ka ni Tito. Gusto ko rin i-shoutout yung mga kababayan ko dyan sa Kapol. Shoutout kay Luis Magluyuan, yung Mala Crispol ng Kapol Northern Samar at Bulacan. Stand up for your rights. Stand for my faith. It's blowing in the wind. Kung nakatulong at nag-enjoy kayo sa video na to, huwag niyong kalimutang i-share ang mahalagang video na to para sa mga kapwa ko baguhan dito sa YouTube at gustong maging YouTuber. Kita tayo sa susunod na video.